Ay, magandang hapon mga kakamping, mga kabunyog, Team Alapaap. Mukhang ayaw na naman sumali itong frontliner natin, si Bongbong Marcos sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pakinggan natin. The late dictator's son, Ferdinand Marcos Jr., won't be attending Friday's presidential candidates forum. Marcos's camp says he declined the invitation due to a conflict in schedule. This isn't the first time Marcos has snubbed a forum or in... Marcos Jr. is not presidential candidates forum. ...interview ahead of the May elections. He's also facing the possibility of disqualification stemming from his previous conviction for tax evasion. The ruling on those disqualification cases still pending before the poll body's first division. And for more on Marcos's decision to snub tomorrow's presidential candidates forum, we're now joined by the president of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Herman Paspaño. Herman, good afternoon to you. Thanks for joining us today. Welcome to the program. Good afternoon. All right. So, talk to us about the timeline here. President ng KBP to. Ferdinand Marcos Jr. declining to appear in the presidential candidates forum tomorrow due to conflict in schedule. When did you find out that he's not going to appear tomorrow? Well, we have sent out invitations to six of the candidates, and we have received a letter declining the invitation. And the letter is dated January 19, 2022. I am not really sure of when it was received by the KBP. And the letter of decline states that it is because of the schedules from... Herman Paspaño, President Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Prior commitments were not cleared up yet at the time. All right, so hang on. You sent out the letter for this forum January 19th? No, we have received the letter of decline January 19th. No, the date of the letter is January 19th. I'm not exactly sure of the time or the date that we received the letter. The letter of invitation? No, the letter that they sent us, declining the invitation, is dated January 19th. All right. Okay, so you knew this even before you started the publicity for the presidential forum. It's not as if it just happened now? Yeah. The other candidates were invited, as I said, and, you know, they are, some of the candidates at first were, you know, telling us that we'll try to check the schedule, no? In the same manner that we're also hoping that despite the decline, that they have, the little decline that they have sent, there might be some changes, because they say that at that time, their letter of declining the invitation, the schedule is not yet geared up for them. No? So we were hoping that, you know, they might change their mind. And then we sent out another letter inviting them, inviting former Senator Bongbong Marcos. The second letter of invitation was also sent to them. And what was the date of that second letter of invitation? Oh, I am not... I cannot recall also the date, but must have been after, of course, within weekly, after we have received the letter, first letter of declining our invitation. So when was the final decision from the part of the Marcos? Alam mo, bilang frontliner, nakakahiya ako to. Ito ikaw nung nasa survey. Headquarters, that they are not going to appear tomorrow. We are maybe looking at that letter as the... you know, the basis for us, but we again have, you know, exerted efforts to invite him and by sending the second letter. We were expecting that we were hoping that there might be some change in their position, but there was no reaction, there was no update coming from there. So, patuloy yung pag-uusap, because that's how it is, right? Yeah. You send out a letter hoping that they would agree on a date, pero alam naman din muna natin na packed ang schedule ng mga kandidato. So you try to move towards a date that's convenient for everyone. January 19 letter declining the invitation, hindi na ho kayo nakarinig mula sa kanila? Wala na, according to the committee that was in charge of this. No, you know, with the other candidates that also happened, Carmina, that at first they did not, of course, immediately accepted the invitation. One or two accepted right away, no? But there were a couple of them also
who did not accept, but yet there were, you know, signs that they were taking into consideration the invitation. So verbally, that was verbally, there was no letter that they have sent to us. No? So in the same manner, even if there was a letter, because the letter... Bukas ko sana to eh. Itong presidential candidate forum. It states that the schedule at the time is not cleared up yet. So we were still hoping that, you know, they might come up with a positive response to our invitation. So at this point, barely a day before the presidential forum, who will be appearing in that forum? The five candidates, there were six that we have invited, and the five who have accepted our invitation include, of course, Caliudito Guzman, Mayor Eskin Moreno, Senator Ping Lacson, Senator Manny Pacquiao, and Vice President Lenny Robredo. They'll be there tomorrow. So you extended an invitation. Completo. Caliudito Guzman, Eskin Moreno, Manny Pacquiao, Ping Lacson, at saka si... BP Lenny, yung frontrunner. Only to six candidates. Frontrunner, nagiging backrunner. Ano ba po? There have been some concern about why you narrow only the list to six candidates and the, extended the invitation only to six candidates, considering that on the official list of the COMELEC, there are 10. Nakampata sa 10 po pala. Ang presidential poll natataka sa COMELEC, ano ba yun? Presidential candidates, your reaction to that, Termon? Well, this was decided upon by the KBP board, by the KBP last year, before the final list was finalized by the Commission on Election. Yung iba naman kasi, mga boss, no, takbo ng takbo. Hindi kaya naiisip na. Gano'ng kahirap? Diyos ko. Pera lahat. And at that time, this was the sixth that we feel to be invited based on certain requirements. For example, the showing in the surveys. So we had six at that time. This was, I think, early part of December. That we... Di ba nakakahiya yun? Tatakbo ka pagkatapos eh. Ni hindi ka mapansin sa survey. Talaga kung minsan politika, pakapalan talaga ng mukha eh, no? Decided on the names, Carmina, before the list came out from the Commission. Maski alam mong wala kang panalo, tatakbo ka lang. Ano yung para publicity, gano'n? Para pag tumakbo ka ng ano, parang si Kulaong, tumakbo naman daw na senador, disqualify yung gago. O, nakapanloko siya. O, ito siguro tumatakbo ang presidente na ito. Baka akala nila, pag tumakbo sila sa susunod na mayor sa kanilang lugar, eh mananalo na sila dahil naging presidential candidate sila. Pwedeng gano'n, di ba mga boss? Mm-hmm. And to the point that some are saying that, you know, this is a way sort of manipulating the public's psyche as to the options that are only available to them. What would you say to that? Well, we respect everyone's position and reaction to whatever, you know, we do. But we in the KBP feel that this is a public service that we're doing. We are in a pandemic right now. We're busy with our work, but we feel that we have to continue doing some CSR work. And, you know, in 2016, we had that debate with the Commission elections, and we feel that we still have to do it this time to help the voters, to make, you know, to give a platform to the candidates to, you know, present their opinions. Their... Ah, yun. Kaya ginagawa daw nila to kasi para makita nila kung ano mga plano ng mga kandidato para makatulong sa tao kung sino pipiliin nila. Oh. Eh, para siguro kay Bongbong, ba't pa ako sasama sa inyo? Eh, pagsamasamahin nyo man yung vote, yung survey result nyo eh, hindi kayo aabot sa akin. Sure winner ako eh. Ba? Isira pa ako. Eh, magkakalat talaga eh. Oo. Oh, magkakalat. Pakinggan nyo to. Nagulaya. Ako lang naman ang ginawang nag-gumawa ng
Ganun ho siya sumagot eh, mga boss. Sa interview, yun yung ano, dinaluhan na... You know, yung dinaluhan ni BP, yung bakit ako. Dumalo pala si BBM doon. Ayun siya. Tinanong siya ni Jerry Baha. Well, ako lang naman at nakita niyo naman, 'di ba? Pinakita ko sa inyo kahapon kung paano sumagot yung BP Robredo. Yung bise si BP. Kung gaano kagaling. Ang bibigat ng tanong doon, kung napanood niyo, sabi ko panoorin niyo, 'di ba? Oh. Iyan siya oh. Yan yung ano. Sumalo siya doon kasi nga kumbaga sa ano kwadra nila yun eh. Sila Deo Makalma yun eh. Oh. Pero hindi natakot si BP. At in the same time, naubusan nga ng tanong. Hanggang sa huli, talagang lahat ng tanong na gusto nilang itanong, anything under the sun, sinagot ni BP. Oh. Lalo yung Contreras. Oh. Wala. Ang bandang huli, iba natanong ni Deo Makalma eh. BP, Vice President, bata ka pa, maganda ka, ano ba love life nyo? Biglang si Deo Makalma naging boy abunde. Tawa ka ng tawa. Wala, sabi niya, wala na akong panahon dyan. Oh, at ayoko na, masakit sa ulo yan, hindi na ako mag-aasawa, diretso. Pero tumatawa si BP. Bandang huli, tawanan na lang, nagtatawanan na lang sila eh. Oh, kasi nga naubusan na sila ng tanong. Oh, tsaka na lahat na. Sobra pa nga yung mga sagot ni BP ron eh. Inaabutan na ng oras eh. Tuloy pa rin siya. Tsaka walang binabasa si BP Robredo. Oh. Anyway, bukas mga boss, merong ano, yun nga, KBP. Oo. Yun lang inaano ko. Nangunguna ka sa survey. Tapos kusa sa Diyos ko ng BBM. Oh. Anyway, hindi ko rin alam kung paano nangunguna to. Sabi nga ni Atty. Enzo Recto, baka talunin pa ni Pacquiao to eh. Pag nagdibate. Oh, ha? Baka talunin pa ni Pacquiao. Sabi ni Enzo Recto. So, ako para, ako rin eh. Hindi lang sa isip ko. Kung ganito lang sumagot to. Oh. Yeah, yung mga tinanong kay BP itong, ano, ha? Nung sa bakit ako. Ito matitingdi talaga yun. Pati yung 342 na mga nasa ibang bansa na gusto ni BP na ipu-pull over niya kung sakasakali magkakaroon ng gere. Oh. Makikita niyo yung talento kasi. Paano naman di magiging talento? Scholar ng bayan yan, si BP Robredo, mga boss, mga troll. Bobo kayo ng bobo. Talaga kayo. Anyway, binabasa ko yung mga comments, eh, talagang ayaw huminto yung mga troll ni BBM, no? Na babuyin si BP, gawin nilang bobo, yung ganto na lang yun. Pero yun, mga ginagawa nila na yun, sa kanila ang balik nun. Lalong sila naman ang binabalikan eh, nung mga matatalinong tao na nagko-comment. Sinasalubong yung mga comment nila. Oh, kagaya rin sa akin dito. May mga comment din na nakakapasok na hindi maganda. Oh, eh sabi ko na lang eh, na. Lumalis ka rito sa tanas, ha? Sa ngalan ni Jesus. Ganun lang isasagot ko sa mga comment dito na hindi magaganda. Hmm. Tingnan niyo oh. Mas mabuti pa sana kung si Amy nilang pinatakbo eh. Medyo maganda-ganda pa mag-speech si Amy kaysa dito kay Bongbong. Oh. Yun nga eh. Tumatakbo ka ng tumatakbo. Nag-a-apply ka pangulo, ganyan ang karakas mo, ganyan ka magsasagot sa mga tanong. Iwas ka ng iwas. Oh, wala. Paano? Oh. Nalaya. Ah. Grabe sa lubong kay BP Lenny do sa Guagua, Pampanga. Grabe, dami talagang tao. Makikita mo yung pagmamahal nila eh, no? Yun ang iba eh. Yan sabi nga ni BP, meron ako na wala sila, kayo yun. Diba? Yun talaga eh. Mabalik tayo rito kay Bongbong. Paano? Tignan yung magsasagot oh. Puro utal-utal.
presidensya po, aplikante ka pangulong Pilipinas, gano'n. Paano mag-i-speech yan? O sakasakali? Wala talaga eh. Maski naman yung mga taga Ilocos Norte, di ba? Parati siyang wala doon, parati absent. Yun nga. Mag-file lang ng income tax return, hindi pa nagawa. 82, 83, 84, 85. Anong klaseng aplikante yan? Kayo naman. Mga troll naman. Mag-isip-isip naman ho kayo. Oo. Kung tama yung inyong ipinaglalabang aplikante na gusto nyong itinutulak ninyo sa social media na magaling na tao, wala namang iginaling eh. Kikita nyo naman eh. Para ka naman kayo mga kayo sa sarili nyo, alam nyo hindi naman po pwede, diba? Ang pinipilit nyo. Tsaka yun nga, convicted. Sabi ni Justice Carpio, sabi ni Commissioner Guansun, convicted. Baka malabo nga rin na makalusot yan. Guys, yan sabi ko, maski na yung mga justices na yan, alam nila yan. Hindi sila magiging justice nang tanga sila. Nagsasabi na, Commissioner ng COMELEC, Commissioner Guansun, law professor din, Justice Carpio, kasama nila dati, sa Supreme Court, magiging napakahirap para dyan sa mga justices na yan na magbigay ng rason, magbigay ng hatol kay Bongbong na mapapabor sa kanya. Napakahirap baliin ng mga sinabi ni ex-Justice Carpio ng Supreme Court, ha? Tsaka yun din, sinabi ni Commissioner Rowena Guansun. Kasi very clear eh. Paano mo tatablahin yun? At yun nga. Nasa likod ni BP Lenny, tayo at ang Panginoon. Yung dasal natin malakas. Hindi para sila para magdesisyon sila lang ng tama. Nang tama. Kasi ito nga ang nasabing paglalaban na mali at tama. Para magdesisyon sila ng mali, napakabigat ho. Ako, alam ko paano, hindi ko alam paano nila ilulusot eh. Yung disqualification na baka nga lalabas pa niyan, yun nga. Cancellation of COC. Kasi under inappeal yan eh. Inappeal yung pagkakabasura nung ano eh. Ayun o yun. Mahirap. Para sa isang matalino, maski anong talino, may paanong babaliktarin yun. Clear. Justice Carpio nagsasabi. Commissioner Guansun nagsasabi. Nagnakaw lang ika ng 10 kilong mangga, kinulong nyo. Moral torpitude. Aliwanag ko talaga, mga boss. Pag yan eh, hindi na disqualify o hindi na cancel ang cancellation, yung kanyang tag dito, COC, yun lang makalusot na hindi kailan sila o disqualify lang maging sentensya sa Supreme Court, swerte na yan. Pero yung sabihin mong ibabasura ang Supreme Court yung mga kaso na sinampa sa kanya sa COMELEC, labo. Malabo. Yun o yun. Kaya nga, diba, gumagawa na sila ng mga rason na pag dinisqualify niyan, magkakagulo. Nananakot na sila. Magkakagulo tao. Wala. May batas. May batas. Nagsilbi siya? Ano yun? Nagkakagulo yung mga people power, mga ganun. Di sana ngayon, nagwawala na sila doon sa kagaya nung nangyayari. Ang nagpoprotesta pa sa harapan ng COMELEC, mga matatalinong tao na hinihiling na i-disqualify na si Marcos. Wala kang makita ron na humihiling na
huwag i-disqualify. Oh, mga ganun. Anyway, baka kaya ganyan ang galaw nila, ano, eh, tapos na. Yung nakakatakot dun. Baka merong nagpapayo na dyan. Huwag ikaw, alala, akin, bahala yan. Ha? Akin, yari na yan, ha? Basta wala, basta ikaw, wag na pupunta para hindi hihiya, ha? Gayawad ka, waka nga, waka nga. Akin, ikaw, tiwala, ha? Ah, oh. Ha? Basta aking sabi, ikaw, panalo, ha? Mm. Ewan ko lang, ha? Pero labo, malabo talaga. At yun, palakas talaga ng palakas. Tayo, mga kakamping, mga kabunyog, palakas tayo ng palakas. Yung Guagua Pampanga, kung siguro napanood yung pinasa ko, eh, di ba? Pinasa ko yung vlog. Oh, pinasa ko sa inyo. Tignan niyo kung gaanong tanggap kay BP. Maski saan ho pumunta, eh, putok eh. Oh. Si Aling Lenny, Aling Lenny. Hmm? Tsaka yun na nga, oh, tignan ninyo kung paano sumagot si BP Lenny Robredo. Paikot-ikutin man nila. Sila ang iikot eh. Ang bibigat ng tanong doon sa bakit ako? O oh, yung DCRH? Ang bibigat ng tinanong. Oh, maski si Attorney Enzo Recto eh, talagang bumilib kay BP Lenny. Oh, eh, lalo ako. Oh, eh, kung si Attorney bumilib, eh, ako pa kaya. Oh. Yun lang o, dasal na lang kailangan natin para wag kung may mangyaring hindi maganda sa darating na Mayo. Konti na lang, konting araw-araw lang ang dasal, gabi-gabi. Oh. Ganun ho yun. Mga boss. Mga troll. Oh, ito na naman tayo. Mga troll, imulat ninyo yung inyong matang na dating nakamulagat na. Ah. Gumising na kayo maski kayo dati nang gising. Ah. Pakinggan ninyo kung paano sumagot yung itinutulak nyo. Kung anong mga pinagsasabi. Hmm. Diyos ko. Ay, nakita ko kanina. Nakita ko si, no? Richard Gomez at saka si Lucy Torres. Nasa gitna nila si Bongbong. Eh, si Bongbong ang hilig magsusot ng pink. Oo, mukhang, mas, mukhang bilib din kay BP Lenny. Parati siya naka-pink. Oo. Oo. Wala. Ah, sasagot nito. Pag tinanong mo, unity. Kagaya ng sinagot niya kay Boy Abunda, puro unity. Puro unity. Unity. Wala. Tiyatanong ka kung anong, bakit hindi dapat iboto si BP Robredo eh. Yung mga kasama mong mag-a-apply eh. Ang sagot mo, unity. Pwede ba yun? Oo. Oh. Bakit ikaw ang dapat iboto? Unity. Oh. Wala. Basta yun, si Kiko Pangilinan, mga boss, oh, wag na nating ano yan, sama-sama na po yan pagdating ng butuhan. Oh. Layo naman ni Sara dyan kay Kiko. Oh. Hmm. Yung Sara, tad-tad din ng tattoo yata eh. Laki ng tattoo sa binti eh. Para si Yama, may tattoo rin pala sa binti yan, si Sara, ano? May tattoo. Diyos ko. Vice President, may tattoo. Ano ba yan? Ang ganda ng sagot ni BP kapon. Yung pinakita ko sa inyong vlog, no? Pati yung tungkol sa kay Marcos, kung patatawarin. Ganda ng mga sinagot. Sana napanood niyo naman, ano? Ganda talaga. Merong sinabi si BP Lenny kahapon na tungkol sa Sal-N. Dapat yata, every year, iyaan mo yung Sal-N, tapos merong pang lifestyle check na gagawin sa mga kung sakasakaling siya ang mauupong presidente. Pag-upo niya bilang pangulo, yun ang kanyang magiging ano, parang patakaran. Lifestyle check. At the same time, magsasubmit kayo ng Sal-N. Palagay ko, baka pag seryoso, mukhang seryoso si Bibi, baka marami ng ayaw ko mandidato. Ha? Ha? Kasi bakit? Magkano sweldo ng isang senador? O, magkano sweldo ng isang pangulo? O,
Eh, magkano tinatapon na yan? Si BBM na yan? O, sa pangangampanya? Magkano na? O, eh, si BP, wala siyang gastos. O, People's Initiative si BP. O, yung mga gusto ng pagbabago, sila mismo ang gumagawa ng paraan para ipakita kay BP Lobredo kung gaano nila ito kamahal at kung gaano nila talaga gusto ang pagbabago dito sa nangyayaring Holocaust, kalamidad dito sa nangyayaring sitwasyon ngayon sa ating kumpanyang Pilipinas, di ba? Pag ganyan, kung ganyan ang magiging patakaran ni BP na kailangan sal-in, lifestyle check, dapat wala nang mga ganyang kara-karaban, gastos malaki. Pagka gwagas, siyempre, anong gagawin mo dyan? Mga bigay-bigay ng pera, babawiin din niya yan, sobra-sobra pa. Di ba? Kaya mangyayari na lang dyan kung sakaling ganyan ang talaga. Yan naman na dapat mangyari. Yung transparency. Wala eh. Di ba? Pag ganyan, baka wala nang mandarambong na matitira. Ha? Sana yan nga ang gawin ni Bibi umpisa. Lahat. I-lifestyle check niya. Lahat itong mga kandidato na to na nagsipanalo, paano nagtatamasa ng pera, ilan ang sasakyan, mga ganun. Shout out, Eman Acerpa. Ito mga bagong subscriber. Shout out, Kurama Nine Tails. Salvi Ibanez. Lahat ni Baya, Akira Milus, Sor Olesco, God bless Tatay Roque, salamat. Hill and Zone, My Great Pretender, Let Lenny Lead. Si Naida Tan, good morning sir, unfortunately dalawa lang ang tao sa mundo, manluloko at niloloko, patnubayan ka ni Lord Jesus Christ. Ito yung vlog ko kahapon. Sabi ni Sinen Arayata, kailangan talaga ang pagmamatyag natin para sa ating boto. Jo Chalan, my friend, sabi niya, hindi magtatagumpay ang kasamaan sa kabutihan. Tama naman. Sabi ni Akira, siya talaga ang the best and qualified candidates among the rest. Talaga lang naman. Sabi ni Edel Aguilar, galing ni BP. Lenny, mabuhay ka. God bless. Shout out, Brother Relly Asistio. K.A. London, UK. SKL Vlog. Si SKL ho to. Si Kyla. Ray M. Dalusong. Hindi naman po politiko ang ini-endorso ng mga yan, kundi yung ibibigay sa kanila. Kaya hindi ako naniniwala sa mga ganid na sekta. Kasi nga ito, yung vlog ko kahapon, yung tungkol sa nag-endorso si Kibuloy, the appointed son. Dapat itong mga to maimbestigahan din ito eh. Pag nakaupo na si BP, sa totoo lang. Kung ano mga pinagsasabi nito. Panluloko sa tao yan eh, di ba? Panluloko sa tao yan. Di ba si Kristo pinatawag? Bumubuhay na ng patay si Panginoong Heso Kristo. Pinako pa sa krus. At iniimbestiga siya kung totoo siya. Hindi naman siya nagpayaman. Puro kabutihan ang ginawa niya. Di ba? Ito si Appointed Son. May kaso pang rape. May katapusan po lahat, mga friend. May katapusan po lahat. Hindi habang panahong piyesta. Yung mga sekta na yan, talaga na ang bilyonaryo na yan. Hindi tinitingnan niya. Hindi yata nagbabayad ng tax yan eh. Yan ang mga talagang antitibay niyan. Kaya hindi ginagalaw yan dahil nga lalapitan yan itong mga politiko. Dahil kaya nga nilang nangtaki mo, tatkausapin mo lang isang tao yan. At sasabihin nilang, dito tayo. Yari na karera. Kaya nilang magpanalo eh.
malaki yung kanilang nagago, eh nagago kanilang kawan. Ha? Diyos ko. Ewan ko, Diyos na lang bahala sa inyo. Nagamit niyo Kristo sa kapakinuang Jesus sa inyong mga sekta-sekta. Ha? Ewan ko kung anong klaseng ano kayo eh. Kasi naman, katangahan naman kasi mga boss. May makita lang kayong may hawak na Biblia at nagangangak ng ganyan. Patotoo ka. Yan, dyan ho nag-umpisa yan eh, sa patotoo. Oh, magkakano ta. O, pakain ng konti-konti sa mga ano, hanggang sa dumami ng dumami. Tapos mayroong patotoo. Patotoo. Ako po ay dating may sakit. Nung sumapi po ako dito, gumaling ako. Yan ang mga patotoo. Ako po ay dating kriminal. Ako po ay dating masama. Nung sumapi po ako rito, ay bumait ako. Sisigaw na ba yun? Praise the Lord! Nanonood ako niyan eh. Kaya ako talagang naiiling ako na naiinis na ewan eh. Gano'ng katatanga. Oo. Sapat na pong maniwala tayo sa Panginoon. Sapat na pong marunong tayo magdasal. Kausapin natin siya, diretso na kayo. Ha? Lalong tuwang-tuwa ako dyan sa mga sinatawag na, ano tawag dito? Prayer request. Sabi na pa na isang gago, taas ang inyong mga prayer request. Taas na may mga gago. Oh, yung malaki ang ilalagay, malaking biyaya kay Yahweh. Yung maliit, maliit din. Million ho yung mga gunggong doon, no? Ibig sabihin natin, hindi million, 1,000 na lang kamo. Anak ng pato. Lagay mo lang sa 20, isa. Nilalagay doon sa prayer request. Pinakamababa po yun, ha? Magkano? Ilang beses sila sumasamba? Dalawa yata, pinakamababa, ha? Sa isang linggo. Diyos ko. Picking apples, yun ang sinasabi. Picking apples. Uupahan yung mga ibang kanta-kanta. Yung iba nga, hindi na binabayaran dun eh. Dahil mga kasama sa kawan yun, libre na eh. Ay, Lord. Yan ang isang dapat na... Balik tayo rito sa mga comments nyo. Gaganda eh. Sabi ni Joe Chalan, tama ka sir. Hindi na kinikilabutan itong mga klase nila Sara, Roque, Jinggoy at Kibuloy. Matakot kayo sakit at kilabutan sa mga pinaggagawa nyo, sabi ni Joe Chalan. Sabi ni Akira, pinatatawa ko lang po kayo, biro lang. Oh. Alam ko naman, sabi ni Alachamba TV, grabe talagang sumagot si BP. Klarong-klaro talaga naman. Sabi ni Dicky Payne, kung ano ang ugali, yun din ang nagbabasbas sa kanila, appointed son daw. Sabi ni Geraldo Berden, ang tamang pagboto ay ugaling katoliko. Let Lenny lead. Sabi niya. Sabi ni Akira, more subscriber to come and God bless us all. Good morning po dyan sa inyo, Mr. Sa totoo lang. Si Akira, panahon pa mga team alapaa po ito. Sila lahat ni Baya, yan, mga kasama sa team. Yung iba eh, huwag ko na ako sana napunta eh. Sabi ni Dolor Garcia, Kuya, good morning po, galing talagang sumagot ng ating kandidato na si BP Lenny Robredo sa DCRH. Nagulat ang mga nagsipag tanong. Period. Ha? Prior po tayo, Kuya. At tayong mga kakamping, sabi niya. Sabi ni Nilda Sumbang, solid kakamping, sa 2022 kami, sabi niya. Sabi ni Nona Igan, lalong hindi papayag ang langit sa mga kasamaang gawain. Tama naman. Sabi ni Carmelita de Becerral, pag hindi pa sila nag-isip-isip, wala na sila, sabi niya. Andito si Moonstar, oh. Let Lenny Robredo lead, sabi. Sabi ni June Delastina, binasbasan yan mga demonyo, may mahaba ang sungay. uh,
Sabi ni Akira, sana po ay mas marami pa ang magising sa ating mga mamamayan. O, totoo naman yun. Sabi ni Latni, kailangan, hindi na kailangan mangraya. Ang importante ay maasal ste, makasal pala. Guramosa, Sarabotska. Shout out. Sabi ni Bruno Bruno, nagising na ang DCRH. Nakikita na nila ang tama. Oo, talaga lang. Sabi ni Rene Kasiple, huwag iboboto yung mga alagad ni Kibuloy. Talaga lang. Yeah. Di yabang ni Kibuloy pag ako nagpanalo. Eh, si Kibuloy ha. O, siya nagdala kay Gibuno na. O, talo. Ha? Eh, oo, ano yan. Eh, sa totoo lang ha. Niloloko ko ni Akira, sabi niya. Marami po kayong inaayos, di po ba pwedeng ayusin sa umaga o tanghali, kailangan talaga sa gabi. Jay Ventura, ang tanong sir, magkano? Sa tingin niyo ba, sir, walang bayad ang pagbabasbas ni Kibuloy? Ako hindi ako niniwala dyan. Para itaas ka niyan, pwede rin wala. Basta, pag naipanalo niya, lahat ng gustuhin niya. O, kagaya ngayon, o, may kaso siya. Ewan ko, ha, kung kayang ilusot. Pero pagka, Lord, may katapusan lahat. O, ha? At eto na, pinadala na si VP Lenny Robredo, andyan na rin ang Commissioner Rowena Guanzon, nandyan na yung Justice Carpio, o. At marami pang sumasama na kay VP Robredo, ha? Na mga dating matataas na opisyal ng militar at yung mga dating diplomat nung panahon na mga retired, ha? Mostly hindi nila ginagawa yan ayon kay Attorney Enzo Recto kasi pahinga na sila. Eh pero yun, hindi. Nakikita nila talagang kailangan na silang gumalaw. Ha? Ay, salamat doon sa mga dumadagdag na subscriber, ha? Sabi ni Diday Pasqua, malaki bayad dyan sa religion ni Taberna. Ito si Taberna, ano ito eh? Iglesia ni Cristo ito eh, ha? Ewan ko dito. Yan yung mga comments kahapon. Yan yung mga comments kahapon. Shout out! Yumura Ryan, si Anto, Pauline Joy, Roy Punsalan, May Pangilinan, Jonjon Oplida, Noel Orsuelo, Aya Sulaiman, Owen Noypi, Sabi Angel, Pits Rumingan, Kapsat Lloyd Aklaro, Gwynnie Prince, Manjun, Claro, kompleto. Itchage por Lenny and Kiko. Jeff Ramos. Brenda Kaminsky, my friend. Pides Delgado Yoshikawa. Boy Hong Kong Balong, shout out. Menopause, SP Magno sa Club Buhay. Inaro, Michelle Hart Saint, Isay Ramos. Randy Reyes, Eman Escalona, Adoracion di Maranan, my friend. Re Nirma, Apple Gutierrez, si Apple G. Jural Jelly, Rowan Jelly, Jun Lagon, ako si Sel. Loy Manuel Kumura, si Kimilo TV to eh. Mercy Tessilim.
Friend Bea, ex-spectator, long time no hear, ha? Iloko Pinoy, my friend. Stella Marie, Kay Nibada. Tao Sang. Laila Collins. Box Ayan. Ariel Surad, Kagawad, Ariel Suryano. Ha? Jason Itchabe. Kapitan po yan. Elsa Divina Gracia Rosuelo, asawa ni ano to, ni play, playboy na naman ni Derek, Charles Pram, Choy Choy. Anak Aboy Paraiso, ang mandirigma. Shea Inc. London UK Nat. Tessa Vargas, my friend. Rose Libren Santos. Rain Ichu. Tagal na nawala na itong si Rain Ichu na ito. Ann Guzman. Jack Patty. Ano ba nangyari dyan kay Kulaong Jack Patty, ha? Yan ba talaga eh, magna-number sa senador, ha? Putres na yan. Oh, ano ba yan? At iba naman yan, kumilik, hindi nyo man lang sinala yan. Ibaliw yan. Ha? Si ano yan, Comelec, hindi si FLM yan, ha? Si ano yan eh, si ba ito? Si Mang Hussein. Kayo talaga, Comelec kayo eh. Ano ba sa inyo? Ano ba yan? Naglagay pa ba yan? Ha? Mario Jose, pati nabababoy yung Comelec eh. Pati baliw, nakatakbo. Ganun ba yun? Hanggang dito lang po, mga boss. Ilang araw na lang. Campaign period na. Oh. Dasal na lang, dasal. Parami ho tayo ng parami at palakas ng palakas ang sumusuporta kay BP Robredo. Kiko Pangilinan, ha? Oh. Yung nung kabila, ewan ko kung ano, kung sa paano 'yun. Uy, mga troll, mga boso kayo, mga troll. Huwag kayong pumapayag na ginagawa lang kayong uto, ha? Boss kayo, boss. No. Nagpapaniwala kayo sa pangako para kayong kahapon lang pinanganak. Hmm? Ha? Pag nanalo, ha? Tignan nyo nga yung kinakampanya nyo na hindi makadalo sa mga debate. Wala. Namimili siya ng i-interview sa kanya. Pwede ba yun? Oo. Oh. Yung mga umi-interview sa kanya, yung kanyang mga troll, lukuan. Kaya talaga. Pumunta sa DCRH, nagka-utal-utal pa. Oh. Maski yung kay Boy Abunda, yung punta niya kay Boy Abunda, wala, panis. Yung sagot niya, mga puro unity, wala. Unity, yun sa Ilocos Norte, puro Marcos na naglalaban dun. Gising ha, mga troll ha, mga boss. Magdasal nga kayo, mga troll. Naniniwala ba kayo sa Diyos, mga troll? Ha? Magdasal kayo, maliliwanagan kayo na kayo ay nasa maling side. Ha? Unang-una na, alam nyo naman, oh, diktador, son of a dictator. Oh, eke yung diploma, hindi naman nagtapos, wala lahat. Kumpara mo kay Bibi Robredo, economist, scholar ng bayan, nagtrabaho, oh, hindi nagnakaw, hindi corrupt, lahat na sa kanya na. Mga anak niya, puro scholar, doktor, economist, oh, ano pa ba naman kayo? Ginagago niyo yung sarili niyo, kayo mga troll, sa konting barya. Ha? Good night. God bless. Mga boss. Oy. Mga kadiboto. Deboto ng ina ng laging saklolo. Deboto ng Piña Francia, Piña Blanca, kag Piat sa pinakamatindi ang deboto ng mahal na poong Hesus Nazareno. Million po 'yan.
Hindi ho yan papayag na manalo si Kibuloy. Ha? At itong iglesia, iglesia daw ng Kristo. Jesus Mary Joseph, ligtas agad dagatang apoy. Ano ba yan? God bless.